Hello, MIFAMILYEO'S! It's Joyce, your Master Mindset. Welcome back to my channel and to another podcast episode of our success stories. Catch our podcast episode every Monday 1 p.m. Don't forget to hit like, share, and subscribe if you want to hear a lot of business and investment opportunity stories and these success stories. Dreaming of setting up your own business. Hello, MIFAMILYEO'S! Welcome back to my channel and to another episode of our success stories, blueprint of success stories. Yeah, this is an episode where we inspire people on how to have their own business and also the story in the life of an entrepreneur. Or like, we have a very special guest right now, which is Miss Bernadette, a Scentrepreneur. Ayan. Yeah, so hello. Let's hear her story on how she can inspire us. So Miss Bernadette is a professional perfumer and a mom also. And yes, Let's see how she managed to do business and mommying at the same time. So, ayan. And also, I have a second part of this video just to give you an overview of the second video. Yan. Pinakita namin doon yung perfume workshop na ginagawa namin ni Miss Bernadette. So, marami kayong matututunan sa workshop na to. So, yan, panoorin nyo yon so you will have an overview on how, on what the course is about. And so, yan. So, Miss Bernadette, thank you for Thank you again. I know you are so busy. And, ano, and sobrang yaman na ni Miss Bernadette. Ala, hindi! So I believe that you will inspire a lot of people. Like we had a workshop before, so ang dami talaga nakita ko how people or yung sumali sa workshop na inspired talaga sila kay Miss Bernadette, and I really want to share her story with you guys. So yan, simulan natin just to know you better, Miss Bernadette. Mm-hmm. A little background on before you became an entrepreneur, a Scentrepreneur. Ayan. So, I actually started as, well, I graduated from Ateneo 2007. I graduated business management. Tapos, dati, I remember, ang goal ko in life, pagka-graduate ko, is to become a manager. Ayoko maging employee. At least you have a goal na talaga. Pero, very wrong. Kasi I yung sabi ko sa dad ko before, after I graduated, ayoko mag-work until August. So graduation usually March, 'di ba? Sabi ko, mag-ano muna ako, papahinga muna ako. Kala mo naman pagod na nag-aral, 'di ba? So sabi ko, I was lucky kasi syempre I had that option na hindi magtrabaho muna, mag-vacation muna. So, wala, may extra-extra lang ako sa office nila. My parents own a chemical company kasi. So, eventually, during that time na wala pa akong trabaho, may isang French company that approached my parents' company through the French embassy. So, ano sila? Fragrance manufacturer. So, they were asking, oh, are you interested in carrying our business, our brand, distribute the fragrance oils here in the Philippines, ganyan, ganyan. So, they did all of their credit checks and stuff. Sabi ng dad ko, oh, wala ka namang ginagawa, sumabay ka na lang sa akin, sumama ka sa meeting. Ayun, sabi ko, sige, free food. Diba? Okay. Yun, tapos malay natin, pogi yung French guy. Yun, so... So, yun yung mga motivation ko in life before. 21. Batang-batang. 21 noon, yun. Okay. 21 ba? Oo, ata. Oo. Okay. Yun. So, that was how many years ago, sorry? 13. Ano na ba ngayon? 15 na ba? 13 years. 13 okay. Years. Yun, 13 years ago. Kanila yung edad mo. Okay. Magta 35 na ako. Pero di ba mukhang 18? You know what? You look like 20.
Thank you. Yun na talaga pag mga entrepreneur eh, nagmumukhang bata eh. Ganun ba yun? Ayan, ganun yun. Kaya mag-entrepreneur na lahat ngayon. Then I'd like to thank yung mga oils ko to. Ah, okay. Sige, makabili nga niyang oil na yun. Anyway, yun. So, nag-end up, sumama nga ako doon. Tapos sabi ko sa dad ko, oh, it's interesting. Kasi ever since maliit kami ng sister ko, yung pabango ng mom ko, kaming dalawa yung gumagamit. My mom didn't use the perfumes kasi nahinayang siya doon sa bottle. So, okay. Kaming dalawa ng sister ko, parang, o di sige, sa'yo yung bote, amin yung laman, diba? So, okay. We used it often. Kahit matutulog lang, sinispray namin sa, ano, sa kama. Kasi sayang eh, diba? So, yun, ganun kami ka-addict sa perfume. And then, yun nga, so, August came, and then, sabi ng dad ko, oh, ayan, you have a job already. Kasi na-approve na nung French supplier na we will be the distributor here in the Philippines. So that was my first job. Basically, ang ginagawa ko noon is nagsusupply ako or nagbebenta ako ng fragrance oils para sa mga detergent. So, okay. Sa mga manufacturer ng sabon. Yes. So yung mga amoy ng Ariel, amoy ng Comfort, amoy ng Surf, so lemon, orange, Ocean Breeze, Mountain Fresh, puro mga ganyan lang yung tinitinda ko dati and sobra akong nabore. Yun, so okay. Sabi ko sa dad ko, I don't know anything about fragrances but I know that these scents are not enough for me. Okay. Yun, so basically, that's where the interest actually peaked. Na sabi ko, I want to study. So, I went to visit my sister in New York and then I took up a course also there. A few master classes with different brands. Tapos, after that, syempre, nagkaroon na rin talaga ako ng interest in the different kinds of fragrances. So, what I told my dad was, in 2008 yun, sabi ko, maybe we can carry a few designer fragrances that we can offer to manufacturers of colognes. Like sila Prescripto, sila Zenzest, sila Aficionado. Yun, so, tuwang-tuwa ako nung nakapunta ako kay Aficionado, di ba? Nag-offer ako ng fragrance. Kasi sabi ko, uy, idol ko talaga tong si Joel Cruz. Gusto ko maging kasing yaman niya na may gold, ano, di ba? Gold everything sa bahay. Okay. Yun. So, yan. Basically, that's where it started. And then, eventually, parang the hunger for more knowledge just kind of took over. Alam mo yun? Parang, gusto ko pa matuto ng matuto about this. And I think if you're in a business that you like or in a job that you like or in a career that you like, nandun yung ano eh, nandun yung quest mo for knowledge talaga na gusto mo matuto lang ng matuto ng matuto. Kasi I think part of that is yung acceptance mo sa sarili mo na you do not know everything. That there's so much more to learn pa. Yun, so... You have to be humble. Yun, so parang ako, ganun yung parating feeling ko yun na parang, kailangan ko pa matutunan tong aspect na to. Ganyan, okay. So eventually over the past ilang years, over the decade, I've always been taking courses, not here in the Philippines kasi there are virtually none on Perfumery dito sa Philippines. Oh, that's why I'm trying to promote Scent Studio as a parang at least a stepping stone na people can learn on their own. Yun, okay. Kasi wala talaga locally eh. Oh, that's really nice, no? Magandang ano yan, na malaman na talagang hindi talaga ano dito sa Philippines yung about sa perfume. So, basically, tinayo mo na yung BC Scent Studio. Okay. So, just to give you a brief idea about BC Scent Studio. So, it's a place where you can make your own perfume. It's like a workshop place, tama? Yes, correct. So, you can visit that in SM, SM... North. SM North. North Towers. Okay. Yes. Pero wag lang ngayon, ah, kasi ECQ. ECQ pa. hopefully by end of the month we'll be up and running na. Sana payagan na 'yung mga mall. Okay, tama. Actually, the reason why I knew Miss Bernadette kasi her store, BC Scent Studio, it really got my attention kasi sabi ko ang galing nito ah, bago to. Parang may nagbigay sa akin ng flyer and then sabi niya na you can create your own perfume. So tuturuan kanya the basic mga wheel fragrances. Fragrance wheel. So you can create your own perfume.
Tapos, sabi ko, sobrang bago nito eh. Sobrang ngayon ko lang nakita na may ganun pala. And so, ang galing ng pinasok mo na dito sa Philippines na business. So, actually, ano to? sa Scent Studio kasi. So, for the past decade, di ba, I've been supplying raw materials, ganyan. Tapos parang na-frustrate ako kasi over the past 10 years, I've also been like yung half nun, nagtuturo na ako ng Fragrance 101. So, fragrance courses. And that was born out of frustration because people do not know the difference between a cologne, an EDT, yes, a perfume. Tapos, even the salespeople ng mga department store, ha, they don't even know the difference also. Tapos, okay, part pa nun, hindi rin nila alam kung ano yung difference ng kapag sinabi mong fragrance at saka essential oil. Yun, okay. So, sa sobrang frustration ko, tinayo ko yung studio. Para people can, ano, but people can identify the difference also. Tsaka, iba din kasi kapag alam mo yung binibili mong produkto. Tama. Hindi ka maloloko nung nagbebenta. Actually, medyo guilty ako with that part. Hindi ko talaga alam yung difference masyado kasi hindi naman tayo masyadong na nabibigyan ng information about that kapag bibili ka. So, anong difference ng perfume and yung, may ano pa ba yun, Miss Bernadette? Yung cologne, EDT. EDT yan. Yan, oo. So, ganito na lang, guys. If you want to know more about that, kumuha kayo ng online course ni Miss Bernadette, which is the Perfumance 101. Binenta na. Meron din, may free din online. Para lang, pahapyaw lang if they want to, check it out. Those who really love perfume, yan, mga scents and essential oils, yan. Just visit the website of Miss Bernadette. Lalagay ko yung link sa baba. Alright, so just thank to you. Continue with your... Yes. With your very inspiring stories. So, do you think passion talaga dapat yung when you're thinking about a business, kailangan ba it's your passion or kung tingin mo lang na kailangan ng tao or about your insight? About alam mo, totoo lang. Hindi lang passion eh. Kasi kung passionate ka about it, pero tamad ka kumilos, wala. Diba? Nga. Tapos, I think sa akin may konting factor ng luck. Kasi my parents were my backers, kumbaga. Okay. Tsaka nandyan na yung nandyan na yung starting material ko, kumbaga. Yes. My parents were already in the chemicals business. So, hindi ako masyado nahirapan. Nahirapan lang ako to build the market side. Okay. The customer base, yun. Tsaka figuring out na parang, this fragrance doesn't work for the Philippine market pala. Kasi wala kang makukuhang research about that eh. Kailangan trial and error. And that took a lot of time and, of course, investment also on our end. Kasi parang, syempre, yung paparating ka ng produkto, tapos yun pala, hindi mabebenta for the Philippine market. Masakit sa bulsa, diba? So, yun. Swerte ako that we had that kind of, parang leeway na we can afford to do that. Saka I think, Miss Bernadette, the reason why you're into this business kasi it's also kind of influence din kasi lumaki ka with sa ganong business, kumbaga. So parang eventually, parang yun na rin yung naging, kasi you have the resources available yung resources mo dyan. So that's a really good insight kasi if you're planning to do a business, you use first your resources. Yes, kung ano yung correct. Meron ka. Bakit kung ka ano yung meron ka. Diba? Bakit ka pala layo? Like my husband, Miss Bernadette, so, maisingit ko lang. So, they own an ice plant where they cater to fishermen, yung malalaking ice block. So, what he did is he ventured into the ice cubes naman to cater the commercial part of the business. Andyan na That's diba? How you do it. You have to make use of the resources that you have right now. Alright, so, tama. So, tingin ko parang even if part din nun na may interest ako in that. Kasi, even if nandyan na lahat, like my parents carried the product line, if I didn't like it, wala rin, diba? Tama. So, you and your sister, do you have the same business or ikaw lang yung nagtuloy? Ako lang nagtuloy. Kasi, okay. Well,
na-start kasama siya talaga. Kasi after she graduated from New York sa Fashion Institute, she took up fragrance and cosmetics marketing. So this was really her forte. Kaso, when she got married, she had to move where the husband is kasi expat. Kung nasaan yung husband, doon siya. So ngayon, it's just me handling the fragrance side. So, an insight about Miss Bernadette, about do you really have to study? Kailangan mo bang mag-aral para dun sa isang negosyo na gusto mong gawin? Like the importance of self-learn and yung mga online courses. So, what are your insight about it? Sa akin, you have to learn as much as you can. Kasi if you're not, parang jack of all trades, di ba? Mm-hmm. Kung jack of all trades ka, wala kang expertise. Wala kang expertise, ano matuturo mo? Mm-hmm. Right? So, hindi lang yung ano yung matuturo mo eh. What knowledge will you have to be able to get ahead of your competitors? Mm-hmm. Right? So, ang goal kasi natin is not to have a mediocre business. Gusto mo may edge ka, ano yung magiging competitive advantage mo? And at this point, any knowledge that you have or expertise that you have that your competitor does not have, yun na yung advantage mo. Right? Okay. That doesn't require any, parang ikaw yun, utak mo yan, diba? So, ikaw din naman yung mag-iisip ano yung magiging direction ng company mo. So, that's something that, money cannot buy from any other supplier. Diba? So, kung kaya mong pag-aralan, mas magandang oo. Actually, also, Miss Bernadette, the people or yung mga tao, they are investing in, not in the business naman eh, they're investing in you, kumbaga, sa owner, so nagtayo ng business. Kasi, whatever happens, tama yung sinabi mo, walang makakakuha niyan sa'yo. Kasi you're improving your knowledge, your skills. Yeah. Ayan. So, yun yung mga, nag-i-invest ka sa sarili mo, na no one can take that away from you. Yeah. Kahit pakunin nila yung negosyo mo, kopyahin nila. Yes. Basta ikaw, you have your knowledge, your skills, nasa sayo yan. Whatever happens, yan, kaya mo siyang, kumbaga, bawiin, di ba? Correct. Tsaka sa tingin ko, like, ngayon, di ba, ECQ, frontliners natin, bakit naging sobrang valuable mga doctors? Tsaka mga nurses, everyone in the medical field, because lahat yan nandito nila. Diba? Yes, kung wala silang natutunan, kundi sila naging nag-aral for that, 'di ba? Paano tayo? So that's why you make yourself an asset also of your business, not just the one that is running it. Kasi anyone can run any business as long as binigyan siya ng mga guidelines, ng mga susundan niya. Anyone can do that. Pero yung alam mo, yung expertise mo, no one can take that away from you. And that will set you apart from other people. Yes, that's your competitive advantage. Mm-hmm. Yes. Okay. ang sarap pag-usapan yung about inspiring on how you can go, how paano mo papatakbuhin yung negosyo mo, how you can be successful in this kind of business, and it's really inspiring. So, eto Miss Bernadette, what can you advise to all our viewers who want to start their business in general or in a perfume business? So, yun. Just your advice for them. Number one is, evaluate muna kung may ano talaga kayo. Kung yan talaga yung gusto ninyo gawin. Okay. Kasi, madali magsabi na gusto ko kumita ng pera, gusto ko magtayo ng business. Pero kung yung puso mo wala doon, walang mangyayari. So, 2 months in the business, baka sabihin mo, ay, masyado na tong hassle. Oo, mapapagod ka. Mapapagod ka, mafe-feel mo. Well, part naman talaga yun of setting up a business. Mapapagod ka talaga, magpupuyat ka talaga. Pero, that's what will set you apart from, yun yung magdadrive kasi sa'yo para i-continue yung gusto mong gawin. Diba? So, kailangan talaga gusto mo siya gawin. And then, yan ba talaga yung negosyong gusto mong gawin? And then, sa akin kasi crucial that before you start any business, you evaluate your current situation first. If I'm going to start a business, gaano kadaming oras ba yung kaya kong i-Google for this? Evaluate. Right? Evaluate your current situation. Yes. How much do I have? What resources do I have around me? Yes. Which among these resources can I take advantage of? Pag sinabi ko resources,
this is not just money, ha. People can also be your resources. Like, I'll give you an example. My dad, when he was starting out his chemicals business, wala siyang trucks. Siyempre, nagsistart ka pa lang. Wala kang pambili ng truck. Ang ginawa niya, kinausap niya yung kaibigan niya na merong negosyo. Uy, baka pwede every Saturday hiramin ko yung truck mo. Bayaran ko na lang. Ganyan. So, kailangan check mo din ano yung mga pwede mong gamitin around you to help you maintain or at least start your business. And then eventually, kung meron ka ng pambili ng mga assets mo, dun mo na siya, yun yung pag-iipunan mo. Diba? So, sa start, evaluate mo muna ano ba yung kaya kong gawin, ano yung alam ko, ano yung gusto ko, diba? Ano ang meron ako. Yun. So, you can start with that. And then, from there, you let your passion or your drive take over. Kasi, eventually, yan yung mag-drive sa'yo na magpuyat until minsan 3, 4 a.m. Nag-research ka lang, uy, okay pala to, ah. Ganyan. Tapos, realize mo, uy, umaga na. Oo. Diba? Yun. Maraming times ganyan ako eh. When we were starting out the business pa lang, especially for the retail side of BC Fragrance. Even yung website, alam mo yung parang, uy, pwede pala ako mag-code ng website. Kaya ko din pala siya gawin. Kasi sobrang intuit ka na, alam mo yun, di ba? Parang ang dami mong natututunan along the way na hindi mo alam kaya mo din pala gawin. Yun, if you take your passion take over, if you let your passion take over, yun, ganun yung nangyayari minsan. Ang dami mo rin natututunan na unrelated sa gagawin mo. Tama, no. Lalo na yung ECQ, ang dami yung pwedeng matutunan ngayon. Yes, ang daming online courses nagiging free. Yung mga gusto mag, ano, parang additional learning lang, even Stanford and Harvard have online courses. Yeah. Oh, I've tried the EDX. Okay siya. Okay talaga siya. And yung know your customers, yan. Yes. That's nice. Yan. So, ano pa ba? Wala na pero sobrang ganda ng advice mo. Like, it's really valuable. Kailangan talaga na, kumbaga, mag-gauge muna nila sarili nila. Ano ba yung, evaluate muna nila yung sarili nila. Mm. And dun din kasi mag-start yung ano, passion mo to also to learn something. Parang dun ka yun yung magdadrive sa'yo na, ay, kailangan ko pala tong malaman kasi gusto ko to. Parang ganon. So, it's really a nice advice. Doon tayo pwedeng mag-start. Sana makatulong. Oo naman, Miss Bernadette, coming from you. Ayan, parang ginagabi na tayo, dumidilim na ako. Oo nga, actually. So, kasi medyo kanina lighting ka mga ano pa lang eh. Pang-araw. Pang-araw. Okay. So, yan, Miss Bernadette, this will be, again, really fast. So, hard work or working smart? Working smart. Working smart. Okay. Oh, working smart. Kasi your hard work will go nowhere. Let's say, ano na lang, ganito. May kailangan ka pukpukin na pako sa kahoy. Gagamit ka ba ng martilyo o gagamit ka ng kutsara? Diba? Kasi kung hardworking ka, kutsara gagamitin mo eh. Kahit pukpukan ng pukpuk dyan, hindi yan papasok. Ang tagal mong pupukpuk. Pero if you work smart, you'll find the right tools to do it, to do the job. Diba? I love it. Alam mo, Miss Bernadette, pwede ka nang maging ano eh. Talagang, actually, si Miss Bernadette is a business coach. Kaya, kung interested kayo, you can ano contact Miss Bernadette for business coaching. Fragrance and cosmetics, yan. Tapos yun, Miss Bernadette, ito, how do you, actually, mga pang Miss Universe talaga yung mga tanong. Natatakot na nga ako sa mga tanong mo eh. Ito talaga ka to, last na to, before ako takloban ng langit. Okay. How do you define success? Ay, wow. Ano? Miss Universe ba? Finding satisfaction. Tsaka ano? Satisfaction. Hindi satisfaction eh. Ano ba? Peace of mind. Kasi wala ka nang iniisip. Okay. Pero wala pa ako dun sa point na yun. Alam mo, sa lahat ng natatanong ko, palagi yan yung sagot sa akin una. Actually, wala pa ako dyan. Oo, feeling ko wala pa. Yeah, but kasi people talaga, we are in, ano kasi, hindi talaga tayo yung, I don't think na we're gonna settle for eto. Alam mo yun, parang, we keep on learning, we keep on achieving, setting goals. Yes. And that's really important. So, correct. Success is
actually you cannot define it. But, maybe reaching your goals, pero you have to keep your goals revolving. Ay, hindi naman revolving, pero evolving pala, sorry. Diba? So, nag-iiba siya parati. All right. So, ayun, Miss Bernadette, with what you said, lahat ng mga insights na share mo sa akin dito sa channel na to is really valuable and salamat din for having me. Yes, yeah, sobrang inspiring talaga ni Miss Bernadette. So, ang dami nating natutunan. So, thank you Miss Bernadette salamat for your time. And malapit na akong magtakbo ng dilim. Malapit ng kadiliman. Okay. So, yun, Miss Bernadette, thank you so much for giving salamat this time. Salamat din. And if you want to plug your concert or kung ano man yun. Concert talaga? Hindi, ito lang. I-plug lang natin ulit to. Yes. Okay. Your courses. So, abangan nyo yung second video namin ni Miss Bernadette where we will show you. Yan. Na. Ito lang ipa-plug ko. Ay, akala ko ipapakita. Pwede rin. Okay. Okay. Ito. So, after this segment or video, Miss Joyce will show you the preview of this course. Yes. So, meron tayong online courses that I made specifically because of ECQ. Naging online na siya. Oo. Yan. So, the next enrollment will open May 10. Yan. And then, we'll start the course May 20. Tapos, if you have any questions, you can contact me at any of these. So, Facebook, BC Fragrance, and then Instagram, BC Fragrance PH, BC Scent Studio, and The Fragrance Specialist. Okay. Yun. So, mas sasagot ako kapag nag-message kayo sa The Fragrance Specialist. Okay. Oo, kasi yan yung Kasi yan yung parati naka-login ako. Okay. Thank you, Miss Bernadette. Miss Bernadette, last na. Kasi I think we focus more of the mga aspiring entrepreneurs. How about those business owners, lalo na ngayong ECQ, what do you think is, yung pwede nilang gawin to survive? Number one, evaluate again where you are, who your market is, what your products are. And then, the second would be to pivot. Meaning, change direction. Huwag kayo matakot na magpalit or mag-iba ng direction sa negosyo ninyo. Because if that's what it takes for your business to survive, you have to do that. Mm-hmm. Yun. Okay. Actually, I don't want this conversation to end kasi sobrang dami kong natututunan. Yeah. I know a lot of our viewers talaga. Sige, wait lang. Bibigyan kita ng isang bonus. Okay, may bonus. Yung mga gusto ko eh, may bonus. Bonus, okay. Sandali lang. So, check ko lang kung tama yung slide. Excited okay. May bonus. Sabi ko sa'yo, naganda ako pang ECQ talaga eh. Okay, yan. Okay. Last na, bonus to for your viewers. Okay. If you're already in business, this is what you can do. Okay, so change is inevitable naman talaga kasi nga crisis eh. We are not in normal times. So you have to change the way you do business. And these are the three things that you can change. Number one is what you sell. Number two is the way you sell it, meaning messaging mo, product range mo, meaning ng brand mo. And then number three is who you sell it to. So baka nagpalit na yung target market mo. Okay. Diba? So yung dating target market mo, baka hindi na sila yung target market mo ngayon. So, you have to evaluate these three things para ma-ensure natin na magsusurvive yung business nyo. Okay. Like kami, fragrances kami, di ba? We sell raw materials. Ang pinaka bread and butter talaga namin is we sell designer fragrances to manufacturers. But since ngayon, hindi gumagana yung mga manufacturing facilities na yon, ang meron ako is alcohol. So, sold alcohol. Kasi lahat ng tao naghahanap ng sanitizers. Okay. So, ganun. Ganun lang kasimple. Like, check mo ano meron ka. Ano meron na yung inventaryo mo. Ano yung pwede mong ibenta in this time. So, yun. You have to change talaga eh. Kasi kung hindi, wala. Wala akong papasweldo. Tama. That's a very good advice, Miss Bernadette. Kasi like in this time of crisis talaga, you really have to reevaluate, recreate, and yun. Kailangan din, syempre, once you reevaluate everything, you really have to do something, di ba? Kasi baka naman mamaya na reevaluate mo nga, tapos wala ka namang ginawa. Ginawa, so, correct. Something about it. And yun,
Thank you for giving that. Thank you also. Three things you can change for Buti your business. Buti na lang may ganun slide ako. Nagamit ko siya. Okay. So thank you, Ms. Bernadette. Actually, I think we can have another part of this. Mga tatlong video tayo. Sige. Mati, gusto mo ikaw na lang kausap ko. Uy, sama natin si Doc Gigi. Oo, samay natin si Doc Gigi minsan. Pero this is really a good way for you to start. So, if you want to have your own perfume business, you want to know more about the perfume business, if you want to know if para sa iyo ba to, you watch our second video para din makita mo yung everything about sa online course ni Ms. Bernadette. And yun, and syempre pag napanood niyo yon, syempre kailangan yung enroll. Para makita ko kayo lahat, di ba? Yes, oo naman. Alright, so thank you, Ms. Bernadette, for thank your you time. Also, thank you. Ang dinim-dinim ko na dito. Oo nga, para tayong magkaibang time zone, no? Kaya pareho lang tayo nasa Quezon City. Meetin ko na lang yung nakikita. Alright, so thank you so much, Ms. Bernadette. I'm taking thank you, so thank much you. Of your time. Kanina pa tayo magkausap. Baka uy, okay lang. Masaya ako para sa mga viewers mo. Yes, oo. At sobrang blessed talaga ng channel, ng mga viewers natin. And yun, thank you so much. Thank you. Bakit akong dumilim, Ms. Bernadette? Uy, oo nga. Ano nangyari? Sandali nga, buksan ko yung ilaw. Ayun naman pala, may ilaw pala. Baka kakalain nila brownout dito. May okay. Ilaw naman pala. Mag-explain ako. Kasi kanina pa po kami magkausap ni Ms. Bernadette. Maumaga pa. So ngayon ko lang binuksan yung ilaw. So yun, thank you Ms. Bernadette for your thank time. You, sobrang dami namin. Salamat din. And sana makapag-guest ka ulit on our next episode. Siguro yung susunod natin, ano naman, ano gagawin natin sa mga anak natin pag magulo sila tapos may ginagawa tayo. How can you be a more... Actually, may video ako niyan second eh. So, sige. Next. Alright. So, thank you, Ms. Bernadette. And see you again. Thank you. Salamat. Thank you. Teka, end na ba natin? Stop recording.